si Ginang Vanessa Jean V. Aguilar ng Camarillo-Sur National High School. Ang inyong makakasama sa pagpapalawig ng kaalaman sa asignaturang Filipino sa araw na ito. Bago tayo magsimula, ay ihanda ang inyong papel, learning activity sheets, panulat at ang inyong mga sarili upang mas mapadali ang pag-unawa sa ating aralin. Halina't buksan natin ang iba't ibang pintuan ng kaalaman upang tumuklas ng bagong kasanayan. Pasasalamat at paalala. Paalala, ang mga ginamit na video at larawan ay hindi pag-aari na gumawa ng lesson video ito. Ginamit ito bilang referensya upang mas maunawaan at malinawan ng mga mag-aaral ang paksang aralin. Pasasalamat. Bilang pasasalamat sa ginamit na referensya ay inilagay sa ibaba ng larawan ang mga link nito at isinulat naman ang link ng video sa katapusan ng aralin upang kilalanin at pasalamatan ang mga ito. Muli, maraming salamat po. Contextualized Audiovisual Instructional Materials in Filipino 7, Quarter 1, SLP Week 5, Banghay ng Kwento. Bago magsimula, manalangin muna tayo. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming santigan at lakas. Amen. Handa na ba kayong matuto? Mabuti naman! Narito ang ilang paalala bago magsimula ang ating talakayan. Una, i-mute ang cellphone upang maiwasan ang anumang ingay at mas maunawaan ang aralin. Pangalawa, panatilihin ang pansin sa aralin mula sa simula hanggang katapusan. Pangatlo, kung himayin hindi na unawaan o katanungan at paglilinaw, ay maaaring magtanong sa inyong guro. At pang-apat, siguraduhin maayos ang mga gawain sa module at ipasa ito sa tamang panahon. Para sa ating layunin sa araw na ito, sa module na ito, inaasahan na naisasalaysay mo ng maayos at wasto ang buod, pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento, mito, alamat at kwentong bayan. Bago natin simulan ang pagtalakay, magkakaroon muna tayo ng isang laro na tinatawag na Picture Reveal. So, huhulaan ninyo ang larawan na nasa likod ng bawat bilang. Isa-isang aalisin ang bawat bilang hanggang sa maipakita ang tinutukoy na larawan. Handa na ba ang lahat? Sige, simulan natin. So para sa unang larawan, alisin natin ang number 1. Isunod natin ang number 5. Number 6. May idea na ba kayo? Sige, sunod natin alisin ang number 2. At number 10. Nawalaan niyo na ba ang nasa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay Sultan. Magpatuloy tayo sa ikalawang larawan. Tanggalin natin ang number 3. At number 9. Yan, may idea na ba kayo sa larawan na tinutukoy? Okay, alisin naman natin ang kapitong bilang. Number 1 at number 4. Ano ang nasa larawan? Mahusay! Nahulaan na ang nasa larawan ay kayamanan o ginto. Okay, katlong larawan. Alisin naman natin ang number 5. Number 1. Number 9.
May nakahula na ba? Ano kayang lugar ito? Okay, alisin naman natin ang number 3. Number 10 at number 7. Magaling! Ito ay tumutukoy sa Mindanao. Paglinang ng talasalitaan. So, narito ang dalawang salita kailangan natin bigyan ng focus sa ating talakayan. So, una, banghay. Ikalawa, buod. Okay, banghay. Ito ay nagsasaad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Buod. Ito ay pinaikling version ng teksto o pinagsama-samang mahalagang pangyayari o impormasyon sa isang nabasa, napakinggan o napanood na kwento. Panoorin natin ang video clip tungkol sa banghay ng kwento. Bigyan pansin ang mahalagang impormasyon na nakapaloob dito. Matapos ng panonood ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Magandang araw! Isa na namang bagong araw para mag-aral ng asignaturang Filipino. Ating tatalakayin sa araw na ito ay ang paglalarawan ng mga elemento ng kwento, tauhan, tagpuan, at banghay. Sa araling ito, inaasahang malilinang ang iyong kakayahan sa pagbibigay ng mahalagang elemento ng kwento, gaya ng tauhan, tagpuan, at banghay. Elemento ng kwento. Pamagat. Ito ang titulo ng isang kwento. Tauhan. Ito ang pangunahing tagaganap sa kwento. Tagpuan. Ito ang lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa kwento. Banghay. Ito ang sunod-sunod na pangyayari sa isang kwento. Limang bahagi ng banghay. Panimula. Kung saan at paano nagsimula ang kwento. Saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Kasukdulan. Dito na nangyayari ang problema sa kwento. Kakalasan. Ito ay tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang naaayos ang problema. Wakas. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Tandaan natin. Tauhan. Ito ang nagbibigay buhay sa kwento. Makikilala sila sa kanilang panlabas na kaanyuan, pisikal at pananamit. Kilos na nagpapahiwatig ng kanilang ugali at diyalogo. Tagpuan. Tumutukoy ito sa pook o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. Banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Halina't tayo ay magsanay. Piliin at bilugan ang letra ng angkop na tagpuan sa bawat tauhan. Guro.
A. Bukid, B. Paaralan, o C. Siyudad? Ang tamang sagot ay B. Paaralan. Mangingisda. A. Bukid, B. Siyudad, o C. Tabing dagat. Ang tamang sagot ay C. Tabing dagat. Magsasaka. A. Estasyon ng tren, B. Bukid, o C. Opisina. Ang tamang sagot ay B. Bukid. Piloto. A. Palipara ng eroplano, B. Kagubatan, o C. Parke. Ang tamang sagot ay A. Palipara ng eroplano. Tindera ng gulay. A. Opisina, B. Palengke, o C. Simbahan. Ang tamang sagot ay B. Palengke. Muli na namang natapos ang isang aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam! Naunawaan ba ang banghay ng kwento? Mabuti naman kung ganon. Isang interactive na laro gamit ang isang app na tinatawag na EduCandy ang ating gagamitin sa pagsagot sa maikling pagsusulit tungkol sa banghay ng kwento na tinalakay sa video clip na inyong napanood. Ang bawat tanong ay mayroong 30 segundo para maibigay ang tamang kasagutan. Nasundan ba ang aking panuto? Kung ganon, simulan natin ang gawain. Ito ang pagpapakilala ng tauhan, tagpuan, at suliraning kakaharapin. Wakas, simula, kasugdulan, kakalasan. Ang tamang sagot ay simula. Pangalawang tanong. Ito ang pinakamataas na uri ng kapanabikan. Dito nahihiwatigan nang bumabasa ang mangyayari sa pangunahing tauhan kung siya ay mabibigo o magtatagumpay sa paglutas ng suliranin. Simula, kasugdulan, suliranin o tunggalian, wakas. Ang tamang sagot ay kasugdulan. Pangatlong tanong. Ito ang nagsasaad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Simula, suliranin, banghay ng kwento, kakalasan. Ang tamang sagot ay banghay ng kwento. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at salungat sa kanya. Kakalasan, suliranin o tunggalian, kasugdulan,
Wakas. Ang tamang sagot ay suliranin o tunggalian. Panglima, dito nalalaman ang kinahinatnan ng mga pangyayari kung malungkot o masaya ang nangyari sa tauhan. Wakas, simula, saglit na kasiglahan, kasukdulan. Ang tamang sagot ay wakas. Sunod na tanong, ito ang kinalabasan ng paglalaban. Sumusunod ito agad sa kasukdulan. Wakas, simula, saglit na kasiglahan, kakalasan. Ang tamang sagot ay kakalasan. Sunod, sa bahaging ito, inihahanda ang mga mambabasa sa pagkilala sa mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. Saglit na kasiglahan. Simula. Kasukdulan. Wakas. Ang tamang sagot ay saglit na kasiglahan. Magaling! Nasagutan ninyo ng maayos at mahusay ang maikling pagsusulit. Sa bahaging ito, alam kong lubos nyo nang naunawaan ang banghay ng kwento. Mahusay! Ngayon naman, isang story video na may pamagat na alamat ng Mindanao ang inyong mapapanood. Maaari ninyong sundan sa inyong mga hawak na learner's packet ang kwento. Please don't forget to subscribe and visit our gintongaral.com website and Gintong Aral YouTube channel. Thank you! Magandang araw mga kids! Welcome to gintongaral.com at Gintong Aral YouTube channel. Ikukwento naman natin ngayon ang isang pinakamagandang alamat. Ang alamat ng Mindanao, si Sultan Kumpit ay isa sa mga naging pinuno ng isang malaking pulo. Siya ay matalino ngunit ang mga Muslim ay takot sa kanya dahil sa siya raw ay masungit. Ang Sultan ay may kaisa-isang anak na dalaga. Ang pangalan niya ay Minda. Si Minda ay ubod ng ganda. Dahil sa kagandahan ng prinsesa ay marami ang nanliligaw dito. Kabilang na ang mga Sultan, Raja, Dato at prinsipe ng iba't ibang pulo. Bawat manliligaw ni Prinsesa Minda ay may kanikanyang katangian kung kaya't nagpa siyang magbigay ng tatlong pagsubok si Sultan Kumpit. Ang mananalo sa tatlong pagsubok na ito ang siyang mapalad na makakaisang dibdib ng kanyang anak. Ang unang pagsubok ay kung sino ang makapagsasabi ng kasaysayan ng kanyang angkan hanggang sa ikasampung salin nito. Ang ibig sabihin nito ay kung sino at ano ang naging buhay ng ama, nuno, ama ng nuno, nuno ng nuno at mga kanununuan hanggang sa ikasampung salin. Ang ikalawang pagsubok naman ay kinakailangang malagpasan ang kayamanan ng hari upang maging daan patungo sa ikatlong pagsubok. Ngunit ang higit na mayaman ang siyang magmamay-ari ng kayamanang natalo. Marami ang nakipagsapalaran at natalo sa unang pagsubok. Isa na rin ang kilalang si Prinsipe Kinang. Siya ay nakapasa sa unang pagsubok ngunit natalo sa ikalawang pagsubok sapagkat ang kanyang tatlong tiklis na ginto ay nahigitan ng apat na tiklis na ginto ng hari. Lalong yumaman si Sultan Kumpit. Alam ng lahat na marami pang ginto si Sultan Kumpit at ngayon nga ay nadagdagan pa ng tatlong tiklis na tinalo kay Prinsipe Kinang. Isang matalinong prinsipe ang nais na sumubok. Ngunit bago niya ito gawin ay nag-isip siyang mabuti kung papaano niya matatalo ang kayamanan ng sultan. Nanghiram siya ng ginto sa kanyang mga kaibigang Maharlika hanggang sa makatipan siya ng 13 tiklis ng ginto. Nagbihis at nag-ayos ng buong kakisigan si Prinsipe Lanao. Una niyang nakausap si Prinsesa Minda.
Sa unang pagkikita pa lamang ay sumang-ayon agad ang prinsesa sa binatang prinsipe. Lihim na natuwa ang puso ni Prinsipe Lanao sapagkat na siguro niyang may pagtingin din sa kanya si prinsesa. O, ano ang masasabi mo sa iyong angkan, ang unang pagsubok ng sultan kay Lanao? Mabilis na isinalaysay ni Lanao ang kanyang lahi ngunit muntik na itong mabuko sa 10th salin. Nakaisip siya ng pangalan at nag-imbinto ng kagitingan nito. Laking pasasalamat niya nang siya ay makapasa sa unang pagsubok. Sa 2nd pagsubok ay, ilang tiklis na ginto ang dala mo? Mayroon akong 7. Iyon ba ay iyong mahihigitan? Ang pagmamalaking tanong ng sultan. Mayroon akong 13 tiklis ng ginto rito ngayon ngunit kung kulang pa ito ay handa akong ilabas ang mga nakatago pa sa aming kaharian, ang tugon ni Prinsipe Lanao. Hindi na bale, iyon na ang 7 tiklis ko. Ganito naman ang 3rd pagsubok. Ikaw ay tutulay sa isang lubad sa may malalim na bangin. Pag ito'y nagawa mo ay ikakasal kayo ng aking mahal na prinsesa sa pagbibilog ng buwan, ang sabi ng sultan. Ang 3rd pagsubok ay kinabukasan na natin itutuloy. Umalis si Lanao na punong-puno ng pag-asa. Nagsanay siyang tumulay sa baging na sampayan. Ngunit lingid sa kanya ay may masama palang balak ang sultan sa pagtulay niya sa lubid. Natunugan ito ni Minda at laki ng kanyang pag-ibig sa binata ay gumawa siya ng paraan. Inutusan niya ang kanyang katulong na putulin ang matibay at manipis na sinulid na nakakabit sa tulay na tatawiran ni Lanao. Ang sinulid palang ito ay hahatakin upang malaglag sa bangin si Lanao. Mabilis na natupad ang ipinag-utos ni Minda sa kanyang katulong. Kinabukasan ay maluwalhating nakatawid si Lanao sa lubad at ang kanilang kasal ni Prinsesa Minda ay naganap. Namuno ang mag-asawa sa kaharian ni Sultan Kumpit. Dahil sa kabaitan ay napamahal sa mga tao ang dalawa kaya't ang malaking pulong iyon ay pinangalan ng Minda Lanao na di nagtagal ay naging Mindanao. Halika, pag-aralan natin ang pagbuo ng banghay ng kwentong pinanood at binasa. Ang bahaging ito ng kwento ay tinatawag nating simula. Mapapansin ninyo na ang mga salitang naka-highlight ay tumutukoy sa unang elemento na tinatawag nating simula. Sa bahaging ito, pinapakilala ang tauhan, tagpuan, suliraning kakaharapin. So mapapansin ninyo, nandito si Sultan Kumpit, si Minda, at yung tagpuan na kung saan naganap sa isang malaking pulo. Dumako tayo sa 2. Saglit na kasiglahan. Nagpasya si Sultan Kumpit na bigyan ng 3 pagsubok ang manliligaw ni Minda upang subukin ang kani-kanilang mga kakayahan, subalit walang nagtagumpay. Sa bahaging ito, malalaman ang mababasa ang mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. Makikita ninyo na ang mga naka-highlight na bahagi ng kwento ay tumutukoy sa pagsubok na kakaharapin ng tauhan sa kwento. E magpatuloy tayo. 3rd bahagi ay tinatawag natin suliranin o tunggalian. Ito ay tumutukoy sa suliranin sa kwento na kailangan mahigitan ang kayamanan ng gustong manligaw sa anak ng sultan. Napagtagumpayan man ang unang pagsubok, ngunit mayroon pa itong kasunod na pagsubok. So yan po ulit yung mga naka-highlight na salita ay tumutukoy sa suliranin o tunggalian. Patuloy tayo. Kasugdulan, sa bahaging ito ay tumutukoy sa pinakamataas na uri ng kapanibikan. So dito na ihiwatigan ng mababasa ang mangyayari sa pangunahing tauhan kung siya ba ay mabibigo o magtatagumpay sa paglutas ng suliranin. So sa bahaging ito ng kwento, nalaman ng prinsesa ang masamang balak ng amang sultan. Kaya gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng kanyang mga katulong upang mailigtas si Prinsipe Lanao.
Sunod ay tinatawag nating kakalasan. So, ito ang kinalabasan ng paglalaban. So, pansinin niyo yung mga hawak na learner's pocket, pakiayos na lang ng kaulugan at itama ito. So, ulitin ko, ang kakalasan ay tumutukoy sa kinalabasan ng paglalaban. So, sa bagong ito, matagumpay na nakatawid sa tulay si Principal Lanao at ang kanilang kasal ay naganap. Okay, wakas, ito ang kinahanap na ng mga pangyayari. Kung malungkot o masaya ang nangyari sa tauhan. So, sa pagwawakas ng kwento na inyong napanood kanina, naging mahusay na pinuno ang mag-asawa sa kaharian. So, dahil sa kapaitan ng mag-asawa, ang malaking pulong iyon ay pinangalan ng Minda Lanao, na di nagtagal ay naging Mindanao. Ngayon naman ay basahin mo ang buod ng kwento batay sa pangyayaring inilahad sa banghay. So narito ang buod ng alamat ng Mindanao. Mapapansin ninyo na mas maikli na ito. Sa dahilang inilagay na lamang at pinagsama-sama ang mahalagang pangyayari na naganap mula sa simula hanggang sa wakas. Okay, nasa bahagi na tayo ng pagsagot sa mga pagsasanay sa module o learning packets. Mga gawain sa pagkatuto. So, ihanda ang inyong mga hawak na learner's packet dahil nandito ang inyong gagawin. So, basahin at unawain mabuti ang isang kwentong bayan mula sa Zamboanga. Ang pamagat ng kwento ay Manik Buangsi. So, matapos mabasa niyan, ay meron kayong gagawin. Maaari niyo rin siyang mapanood sa YouTube gamit ang link na nandito sa screen. Para mas lalo niyong maunawaan ang kwento. So, punta na tayo sa inyong gawain. Okay, gagawa kayo ng isang diagram at tukuyin ang bawat bahagi ng banghay ng kwentong binasa na may pamagat na Manik Buangsi. So, una, panimulang pangyayari. Pangalawa, saglit na kasiglahan. Pangatlo, suliranin o tunggalian. Pang-apat, kasugdulan. Pang-lima, kakalasan. At panghuli, wakas. So, tutukoy ninyo ang bawat bahagi ng banghay ng inyong binasang kwento. Malinaw po ba? Okay, mabuti naman kung ganon. Magpatuloy tayo. So, pagbati sa matagumpay na gawain, naisalaysay mo ng tama ang mga pangyayari sa kwento. So, matapos niyong masagutan ng diagram, ngayon naman ay isalaysay mo ang buod ng binasang kwento batay sa mga pangyayaring iyong inisa-isa sa banghay. Isulat ang buod sa nakalaang espasyo. So, mapapansin ninyo yung nauna nating talakayan kanina sa pagtalakay natin, binanggit ko na ang buod. Diba? Okay? So, pasasalamat sa mga ginamit na referensya, mga larawan o video clips at sa mga bumuo ng learner's packet sa Filipino 7. Unang markahan. Para sa learner's packet naman, manunulat LBM Grande, Tagasuri, Arlene A. Hardin at Marites C. Cleofe. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Muli, ako si Ginang Vanessa Jean V. Aguilar, ang inyong guro sa Filipino 7. Magandang araw!